Muli isang mapagpalang pagbating aking pinapabot sa inyo, mga giloy kong kapatid kay Kristo, at muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli na naman tayong umabot sa panahon na kanyang itinahintulot na tayo po'y muling magsasama-sama na mapag-aralan ang kanyang mga banal na salita. Tayo po ay patuloy na hihiling sa Panginoon ang kanyang patnubay. Kaya bago po tayo tuluyang pumalaot sa ating gagawing pag-aaral, tayo po muna ay, of course, hihingi ng patnubay sa Panginoon sa pamagitan ng isang panalangin. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, lubos nagpapasalamat ang iyong mga anak sa mga sandaling ito. Saan mang dako kami ng mundo, salamat po't kayo nariyan, binibigyan kami ng katiwasayan, binibigyan kami ng kapanatagan sa kabila ng mga kaligaligang nangyayari, paligid, lalong-lalo na nga po sa panahon itong pandemic. Kami patuloy na maglilingkod sa inyo hanggat inyong pinapahintulutan, Panginoon. Upang maging katanggap-tanggap ang aming gagawing paglilingkod, ay patuloy kaming tingnan sa katwiran ng ayon sa Kristo. At patuloy din po kaming gabayan na pumagitan na yung banal na Espiritu upang matunghayan po namin ang liwanag na nais niyong aming matuklasan. Salamat po sa pagdinig sa dalangin. Nihiling po namin ang lahat. Alang-alang sa pangalan na ayon sa Kristo na siya naming tigapagligtas. Amen. Ayan, muli po, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay, mga giloy kong kapatid kay Kristo, lalong-lalo na nga po sa mga nagsishare, kagaya po ni Sister Clara Espina. Maraming salamat po sa inyo, Sister Clara Espina, at sa iba pang mga nagsishare. Di ko man mabanggit kayong lahat, bahala na po ang Diyos na gumanti sa inyong ginagawang pakikisangkot sa ating gawain. At ganoon din po kay Sister Dan Mabaylo Rosario, hindi po natin kakalimutan, ano. Diyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Musta na po kayo? Ari naway patuloy niyong nararanasan ang pamamatnubay at higit sa lahat ang pagmamahal ng ating Panginoon. Okay, so tayo po hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Papasok na po tayo sa ikatlong araw ng ating pag-aaral para sa atin pong first week ng atin pong 2021 Sabbath School Lesson na ang focus nga po ay nasa aklat ng Propeta Isaiah. Didiretso na po natin yung ating lesson for tonight. Or for today, at ang pamagat po ay the argument of forgiveness. Okay? Ang argumento pangatwiran ng ano po, ng kapatawaran. At mga giloy kong kapatid kay Kristo, ang sabi po dito sa Isaiah, o Isaiah 1:18, Isaiah 1:18, sabi po dito, after going over it numerous times, write what you believe the Lord is saying here. Read a few verses beyond it to get the whole context. Sabayan mga kaibigan at mga kapatid, kahit na hindi na natin ano po, kahit na hindi na natin basahin pa yung mga nauna kasi nabasa na natin yung mga nakaraang gabi. Tama po ba? So dalawang gabi na nating napag-aralan. Kaya yung verses 1 to 17 ay atin na pong nabasa. Oho, at nalaman nga po natin kung bakit ang Panginoon ay bagamat gumagawa ng mga ritual, mga paglilingkod sa santuario o sa templo ang bansang Huda, ay hindi nalugod ang Panginoon o hindi nalulugod ang Panginoon sa kanilang ginagawa. Kasi nakita na nga po natin ating pag-aaral kagabi dahil ano po, ay sagana sila sa ritual pero may mga bagay naman na napakahalaga sa Panginoon na hindi nila ginagawa. Alin po yon? Yung pag-sagip sa kanilang kapwa o paglingap sa mga nangangailangan, manapa ay kanila pang ano, kanila pang inaabuso, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Kaya nga, nakita po natin na ang Panginoon ay talagang hindi na nanulugod, pati yung mga pagpupulong, pati yung mga kapestahan, ay hindi na rin niya ano po, hindi na rin niya ikinatutuwa, pati ang kanilang mga panalangin ay hindi na rin pinapakinggan ng Panginoon, dahil nakita nga po natin na hindi ginagawa ng ano po, hindi ginagawa ng bansang Huda ang kabuuan, mga giloy kong kapatid kay Kristo, ang kabuuan ng agreement o covenant na tinatawag yung pakikipagtipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ano ho? At yan po yung backgrounder kung bakit dumating na nga po dito sa 1:18. Sa dami ng kasalanang nakikita ng Panginoon na ginagawa ng kanyang bayan, ay kanya pa rin pong ano po, kanya pa rin nasabi. By the way, ang atin pong tema for this week ay ano po, ay ating titingnan kung ano ang mga bagay na ginawa ng Panginoon para ang kanyang bayan ay manumbalik sa kanya. Ano ho? Kasi nakita na nga po natin kung anong ginagawa ng kanyang bansa o ng kanyang bayang kinikilala. Ha?
ng giligong kapatid kay Kristo. Punta natin ang 1:18. Ang sabi po'y ganito, hali kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo ubula. So yan po ang isa sa pinakapamosong aos, isa sa pinakakilalang talata ng Isaiah chapter 1, yung verse 18, ano ho? Yung pag-aaya o yung pag-i-invite ng Panginoon sa kanyang bayan na ano, na mag-reason out silang pare-pareho. Oh. Pero ano na eh, given na eh, na ano pa bang idadahilan ng mga Hudyo, liba na lang magbubulag-bulagan sila sa kanilang ginagawa at sa kanilang kalagayan, ho, mga giligong kapatid kay Kristo. So given na sinabi ng Panginoon, bagamat sinasabi ng pahali kayo, mga tuwiran tayo. Oh, sige, mga tuwiran kayo kung ano yung ginagawa nyo. Pero given, dinerecha rin ng Panginoon na talagang marami kayong kasalanang ginagawa. Kasing pula na nga eh. Pulang-pula na nga eh, no? Kasing kulay na ng dugo, mga giligong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito, mga giligong kapatid, okay, sa pagpapaliwanag ng ating lesson, God has provided powerful evidence that the Judeans, the accused, are guilty of breach of contract. Tama po. Eh, hindi talaga. Makikita natin. Basahin lang po uli natin ang Isaiah chapter 1, 2-15. Mga giligong kapatid kay Kristo. Again, Isaiah chapter 1, verses 2-15. Nakikita natin na talagang kumbaga sa usapan ay talagang tawag dito, sumira. Okay, sumira sa usapan o sa pinagkasunduan. Alin po? Ang bansang Judea. Ha, mga giligong kapatid kay Kristo. Again, pakibasa uli yung mga talatang yan para ma-enumerate nyo kung ano yung mga kasalanan na pinagagawa ng ano po, ng bansang Judea o yung Southern Kingdom, mga giligong kapatid kay Kristo. And sabi dito, and he, of course, ang Panginoon, has appealed to them to reform. Basa po natin kagabi, yung verse 16 and 17 ng Isaiah chapter 1. Na ano po, nakiusap ang Panginoon, pinakiusapan sila na ano po, magbago. Mga giligong kapatid kay Kristo. This appeal, ito pong pakiusap na ito, sabi po, suggests there is hope. Ayun. Merong ano? Kabila ng kanilang lugmok na kalagayan at mga kasamang ginagawa, itong pakiusap na ito ng Panginoon ay nagsasaad o nagpapakita na hindi pa rin sila ano po, hindi pa rin too late, hindi pa rin huli ang lahat para sa kanila. Meron pa rin ano po? Meron pa rin pag-asa. At kung atin nga pong i-apply naman ito, mga giligong kapatid kay Kristo, kasi again, hindi lang naman history, lalong hindi history ang ating pinag-aaralan dito, no? Kundi kung ano yung lesson, ano yung mga leksyon na ating makukuha o aral na mapupulot sa mga nakikita nating pagkakamali ng bayan ng Diyos noong unang panahon. Ha? Mga giligong kapatid kay Kristo. So ngayon, mga kapatid, bago natin ituloy yung mga susunod na salita ng ating lesson ngayon, ay gusto ko lang po, segue tayo ng konti. Of course, with connection naman sa ating lesson. Kaya, pansinin po natin, mga giligong kapatid kay Kristo, kung ang Panginoon, wag naman sana, no ho, pero kung meron, eh magandang balita po ito sa ating lahat. Kung meron namang mga kapatid o kung merong mga nanonood ngayon dyan, na sa tingin nyo, kasi dumarating po ang punto na may mga nagtatanong din talaga po sa akin, Brother Richard, mapatawad pa kaya ako ng Panginoon sa mga nagawa ko? Kasi sa pakiramdam ko at sa tingin ko, parang ang hirap ng patawarin ako ng Panginoon. Oy, mga giliw kong kapatid kay Kristo, ano ho? Gusto ko pong sabihin sa inyo, the more na nararamdaman nyo na kayo lugmok na lugmok sa pagkakasala, ay the more na kailangan mong lumapit sa Panginoon. Ha, mga kaibigan at mga kapatid? Bad news yung ating kinalalagyan kung ganyan ang ating sitwasyon. But the good news is, ay hindi sumusuko sa atin ang Panginoon. Katulad ng kanyang ano po, pakiusap, patulad ng kanyang pakikitungo sa kanyang bayan noon, ay again, uulitin ko pang yan mga kapatid, yung Diyos na nagpapatawad at yung Diyos na patuloy na umuunawa sa bansang Hudyo o sa ang kaharian ng Judea, ay siya pa rin ang Diyos na patuloy na ano po, na ating pinaglilingkuran, at yung Diyos na yan ay talagang nananatiling isa sa karakter niya, ano po, Diyos na banayad saan? Banayad sa pagkagalit. At isang Diyos na ano? Na mapagpatawad. So again, inuulit ko, mga giligong kapatid kay Kristo, ano ho?
So yung Diyos na pinag-uusapan natin sa ating pag-aaral ngayon, kung gaanong ano po, kung gaanong ipinapakita ng ating pag-aaral na sa kabila ng ano po, sa kabila ng lugmok na kalagayan, espiritual na kalagayan ng bansang Huda ng mga panahong ito na pinag-uusapan natin, ang panahon ni Propeta Isaiah, ay may ano pa rin po, meron pa rin tayong nakikitang positibong bagay. Ano po 'yon? Na ang Diyos ay nagbibigay ng ano po, nagbibigay ng pagkakataon. Na ano po, na magsisi ang kanyang bayan na makasalanan. At sa ating panahon, mga kaibigan at mga kapatid, uulitin ko po, kung meron diyan sa inyo na nakakaramdam at mismong sa mga sandaling ito, ito yung mismong karanasan ninyo na naiisip ninyo, Panginoon, parang hiyang-hiya na akong lumapit sa iyo, eh mga kapatid, Huwag po tayong mahiyang lumapit sa Panginoon, ha? Huwag po tayong mahiyang lumapit sa Panginoon. Kasi anytime, any moment na kayo lalapit sa Panginoon at nababasa naman ng Panginoon ang iyong puso, taos puso kang nagsisisi sa iyong mga ginawang kasalanan, ay hindi ka po itatakwil ng Panginoon. Hindi ka po itatakwil, ha? Ay i-welcome talaga. Oh, classic example po niyan. Nakita po natin yung dalawang magnanakaw sa krus, di po ba? Nung ipako ang ating Jesucristo. Sa umpisa, kinutsa siya ng dalawa, pero later, yung isa po'y nagbago. Sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At nakita po natin na pinangakuan ng Panginoon. Alin po? Yung isang nagsising magnanakaw doon sa krus. To think na, kumbagay, huling ano na po, huling mga panahon na yun ng kanyang buhay. Ha? Dahil nakita ng Panginoon na taos puso ang kanyang paglapit, yung kanyang pagsisisi, hindi sinabi ng Panginoon, nako, eh, kung kailan huli na ang lahat, saka ka pa. Walang huli para sa Panginoon. Basta umabot tayo dun sa pagkakataon, mga giliw kong kapatid kay Kristo, na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, ay samantalahin po natin, ho? Eh, wag na ho tayo magpamaya-maya. Ha? Mga kapatid. So, sa pagpapatuloy, ang sabi dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo, after all, why urge a criminal deserving execution to change his ways? How could a prisoner on death row rescue the oppressed, defend the orphan, plead for the widow? O, tama, kumbaga sa ano, itong sitwasyon ng mga Hudyo na nasa Judean Kingdom. O sa harian ng Hudeya, ay parang ando po, parang prisoner o nakakulong na nasa death row, na hatulan ng kamatayan. Paano mangyayari na sila pa ngayon ang ano po, sila pa ngayon ang mag-aasikaso o iintindihin pa nila, ha, at kanilang ililigtas alin? Yung mga inaapi, yung mga balo, mga giliw kong kapatid kay Kristo, at mga yung bagay, walang mga magulang na mga bata, sabi dito. Kaya nga, but when God says, come now, let us argue it out. Pero nang sabihin ng Panginoon, ano? Halika, at tayo'y ano? Tayo'y mga twiran. Okay? We can see the Lord, sabi dito, still seeking to reason with His people, still seeking to get them to repent and turn from their evil ways, no matter how degenerate they have become. And grabe ano ho, dito nakikita talaga natin ang Panginoon, ano? Ano, nabagang nakikita niya na sobrang lugmok ang spiritual na kalagayan ng ano po, yung tinanawag na moral o yung values ng mga Israelita. O, spiritually speaking, mga giliw kong kapatid kay Kristo, still, ang Panginoon ay ano, ay nananatiling hinahangad. O, na sila'y ano, na sila'y magbago, mga giliw kong kapatid kay Kristo. So nakikita natin talagang, totoo ang sinasabi ng banal na kasulatan, ano po, ang Diyos ay talagang mapagpahinuhod. Ha, mga giliw kong kapatid kay Kristo, mapagpahinuhod. Anyway, kung ating papansinin, di lang naman noon, hanggang ngayon, di po ba, basahin nga po natin, talagang ang Diyos ang isa sa kanyang karakter na ano po, na talagang iniibig ko. Bukod doon sa siya'y Diyos ng makatarungan, siya'y Diyos ng pagmamahal, of course, isa, yun na yung pangunahing gustong-gusto ko sa karakter o sa nature ng Diyos, yung pagiging anong niya po, yung pagiging mapagmahal niya. Pero isa rin po sa gustong-gusto kong karakter ng Panginoon ay yung talagang mahaba yung kanyang ano po, yung PC ng kanyang pagpapasensya. Ha? Pansinin niyo itong
palasak na rin talata, kumbaga pambansang talata na rin ang ating leksyon. Kagaya po nitong nasa ikalawang Pedro 3:9, di po ba mga giliw kong kapatid kay Kristo? Ano po yung sinasabi dito? 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Nagaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Ano pang sinasabi dito, mga giliw kong kapatid kay Kristo? Sa halip, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat. Bakit po nagbibigay ng pagkakataon ang Panginoon sa lahat? Kasi hindi niya ibig, mga giliw kong kapatid kay Kristo, sapagkat hindi niya nais o hindi niya ibig na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So nakita natin, mga giliw kong kapatid kay Kristo, from Old Testament hanggang sa ating kapanahunan, nananatili ang Diyos ay ano? Nananatili ang Diyos ay masasabi natin talagang ano po? Mapagpahinuhod. Magay matyaga, mahaba ang pisi, mahaba ang pasensya. Okay? Dahil kung hindi, aba nakita po natin, oh, dito sa pinag-aaralan natin aklat ni Isaiah, nakita na po natin kung gaano ka pabaya at kung gaano kamanhid ang kanyang bayan. Saan? Sa pakikialam sa buhay ng kanilang mga kababayan na dapat nilang arugain. Diba mga kaibigan at mga kapatid? Sa halip na arugain nila, yung mga naghihirap, lalo nilang ano? Lalo nilang sinisikil. Kumbagay, lalo nilang inaapi. Tapos natin, kaya nagagalit talaga ang Panginoon sa kanilang ginagawa. Pero sa kabila ng lahat, mga giliw kong kapatid kay Kristo, nakita natin kung gaano kahaba ang pisi ng pagpapahinuhod, ng pagpapasensya ng Diyos para sa kanila. At nakita rin po natin, again, hanggang sa mga huling kapanahunan, hanggang sa bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo. Take note ha, ang 2 Peter ay, ang context nito ay yung may mga namumutya na nga, nasaan niyang pagdating ng Kristo na yan. Pero ano ang sabi po? Eh, huwag niyong isipin ha, huwag niyong isipin na ang Diyos ay mapagpaliban sa kanyang pangako. Kundi siya yan, no? Mapagpahinuhod. Bagay nagpapasensya. Hey, papasensya. Bakit? Kung tutuusin, sabi nga, from Old Testament hanggang sa huling kapanahunan, makita natin, ang Diyos hanggat maari, nandun yung kanyang pagnanais na ano po? Nandun yung kanyang pagnanais na isa man sa sangkatauhan ay huwag mapahamak, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Huh? So, kaya nakita natin, purihin ang Panginoon, sapagkat sa dinami-dami ng Diyos na kinikilala ng tao sa mundong ito, purihin ang Panginoon sapagkat kayo at ako ay nakilala natin ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, at ang Diyos na hindi lang mapagmahal sa lahat, kundi ang Diyos na sobra ang pisi pagdating sa tinatawag na pagpapasensya, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ano ho? Kaya, ngayon, siguro ramdam nyo, at sana'y alam nyo, kung gaano tayo kapalad sa pagkakaroon ng isang Diyos na ganito. At purihin ang Panginoon, again, ako po at kayo ay napakapalad sapagkat ang dami-daming Diyos na kinikilala ng mundong ito. Subalit purihin ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ha? Sapagkat talagang sobra siyang nagmamalasakit sa kanyang bayan noon at obviously hanggang sa atin ngayon at sa panahong darating, ganun na lang ang pagmamalasakit niya sa sangkatauhan. Okay? So sa pagpapatuloy, mga giliw kong kapatid kay Kristo, tuloy po natin, ang sabi dito, the Lord says to them, your red sin shall become white. Gaano daw ang kulay ng kanilang ano, ng kanilang kasalanan? Pula. At magiging ano? Magiging puti. Why are sins red? Bakit daw ang kasalanan ay inialintulad sa kulay pula? Because sabi dito, red is the color of the blood. Daw po, ang pula ay kulay daw po ng ano? Ng dugo. Blood guilt, sabi dito, that covers the hands of the people. Ngayon, ayun, di ba sa 1:15, ang inyong mga kamay, sabi dito, ay punong-puno ng ano? Punong-puno ng mga dugo. Okay? And white, by contrast, sabi dito, is the color of purity, the absence of blood guilt. O kung paano yung
yung pula, dugo, oh, di ba? Yung kulay ng dugo ay kumakatawan saan? Sa kasalanan at yung pagiging guilty natin. Ang puti naman ay ano po? Kumakatawan saan? Kumakatawan sa tinatawag na kadalisayan. At walang ano po, wala itong bahid ng ano po, wala itong bahid na ikaw ay guilty o nararamdaman mong nakagawa ka ng ano, nakagawa ka ng kasalanan. Sa ito, here God, dito po sa pagkakataong ito, yung nasa 1:18, ganun sabi, bagamat ang iyong kasalanan ay mapula, ay papuputiin ko na ano, na parang nyebe, dito po sa pagkakataong ito, ano daw po ang ini-offer ng Panginoon? Is offering to change them. Ayun. So, inaanyayan sila ng Panginoon na ano? Na sila yan po, mga tuwiran, makipagkatwiran sa kanya, pero sure naman kahit anong katwiran nila, hindi sila makakalusot dahil guilty naman talaga sila. Pero gusto ng Diyos na ano? Gusto pa rin ng Diyos na sila yan po, mabago, mga giloy kong kapatid kay Kristo. At ang sabi nga, this is the kind of language King David used when he cried out to God for forgiveness for his sins of taking Bathsheba and destroying her husband. Ito daw po yung mga parehong pananalita. Makita natin pula, dugo, at puti, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ito rin yung mga pananalitang ginamit na mutawi sa bibig ng patriarkang si Haring David nung kanyang ano po, nung kanyang pagsisihan, ang kanyang ano po, ang kanyang pag-agaw kanino kay Bathsheba. No, dami niya ng asawa, inagaw niya pa si Bathsheba na kaisa-isang asawa ni Uriah at kanya pang ano po, plinanong ipapatay at nangyari nga, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Bueno, basahin po natin yan. Yan po nasa Psalms chapter 51:7, Aklat ng Mga Awit 51, talatang 7 at 14, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ano po ang sinasabi dito sa Awit 51, talatang 7 at 14? Ang sabi dito po, tandaan niyo po yung context nito ha, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ang context nitong Psalms 51, ito po yung awit ng pagsisisi na ginawa ni Haring David nung siya po'y makumpronta ni Prophet Nathan, ha? Na siya'y ano po, dapat mamatay. Dahil bakit? Ang dami-dami mo ng asawa. Ha? Di ba ginamitan siya ni Prophet Nathan ng isang patalinghaga o allegory. Sabi niya, mahal na hari kung ikaw ang huhusga. Anong gagawin mo sa taong ito? Merong dalawang tao. Yung isa, maraming alagang hayop. Tapos yung kapitbahay niya, may iisang alagang hayop. E itong may alagang maraming hayop, kinuha na yung kaisa-isang alagang hayop nung kanyang kapitbahay, pinatay niya pa pati may-ari nung iisa yung hayop. Pati may-ari, ano, pinatay. Anong sabi ni Prophet Nathan? Anong gagawin mo sa taong yun? Anong sabi ni Haring David? Papatiin ko yun! Anong sabi ni Prophet Nathan? Ikaw yun! Ikaw yun! So nung marinig yun ni Haring David, alam niya. Alam niya kung anong ginawa niya. Ha? Ang dami niya ng asawa, tinagaw niya pa si Bathsheba. At eto nga po, yung pagsisisi niya ay na-record, nagawa ng awit, at ito nga po yung Psalms 51. Mga giloy kong kapatid kay Kristo. Kaya sa talatang 7, ang sabi niya mga kapatid, bilang pagpapakita ng ano, ng kanyang lubusan o kumbaga totoong pagsisisi sa kanyang nagawa, ang sabi niya ganito, ako ay linisin, sala ko'y hugasan. Hanggang po, ang sabi ni Haring David, ano ho? Ako ay linisin, sala ko ay hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Ito po natin. So, white is a symbol of what? Purity and the absence of guilt, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ha? Ang puti, ano po, sumisimbolo sa tinatawag na kadalisayan at walang bahid ng ano po, walang bahid ng guilty feelings o yung ikay, ano po, nakukonsensya dahil alam mong may nagawa kang kasalanan. Hindi na po yon pag ikay pinatawad ng Panginoon. Ha? Mawawala yung guilty feelings mo sapagkat kung nanampalataya ka, sabi nga ng Panginoon, ang kanilang mga kasalanan, hindi ko naaalalahanin. Eh, kaya dapat, pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, wag yung, Panginoon, parang ramdam ko, hindi man yata napatawad ako sa akin. Ay, pag ganun ang pakiramdam nyo, talaga hindi ka patatawaran ng Panginoon. Kasi kulang ng alin, hindi mo pinanghahawakan yung
pagpapatawad na kayang ibigay sa inyo ng Panginoon. Again, anong sabi ng Panginoon, di ba? At masaya niyo po ang 18 ng Ezekiel. Ano po ang sabi? Pag nagpatawad siya, ha? Yung mga kasalanan mo, pag nagpatawad siya, mga kapatid, ay hindi na niya aalalahanin, ha? Hindi na niya aalalahanin. Kaya pag kayo hihingi ng tawad, ha? Para totally mawala po yung inyong guilty feeling, ay talagang panghawakan niyo na ano? Na kayo'y pinatawad ng Panginoon. Sige nga po, tingnan nga po natin yan, ha? Para sa susunod na tayo'y mananalangin, baka po tayo ay nagdududa, ha? Mga giloy kong kapatid kay Kristo. Huwag po natin pagdudahan yung kakayanan ng Diyos, ha? Na ano? Na may kasalanan tayong magagawa na hindi niya kayang mapatawad, mga giloy kong kapatid kay Kristo. O, sabi dito, pansinin niyo po, ang isang taong masama at tumalikod sa kanyang kasalanan, susunod sa aking tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya'y mabubuhay. Kakalimutan na, mga giloy kong kapatid kay Kristo, again ha, pansinin niyo po, 18:22 ng Ezekiel, kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutiang ginawa niya sa bandang huli. Nakita po natin, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ano ho? Kaya, katulad ni Haring David, panghawakan natin, kapag tayo hihingi ng ano po, hihingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkulang pagkakasala, panghawakan natin, ha? Yung pangako ng Panginoon, na ano? Na pag tinalikuran, pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan, kakalimutan na. Kaya, pagka ganun, mga kapatid, so, para saan na may mararamdaman ka pang ano, may mararamdaman ka pang guilty feeling sa puso at sa buhay mo. Ang Diyos kinalimutan na tapos ikaw ayaw mong kalimutan. Paano yan? Ha, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, kulang ka sa pananampalataya. Hindi mo pinanghahawakan ang pangako ng Panginoon. Excuse me po. Pag sinabi ng Panginoon, kakalimutan ko na yon, ikaw din, kalimutan mo na, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Move on! At sa tulong ng biyaya ng Panginoon, yun na nga. Magmula saan? Sa kulay pula, tayo ano po, magiging puti, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ibig sabihin, mula doon sa paggawa ng mga kasalanan, tayo po'y mamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So sa pagpapatuloy, mga giloy kong kapatid kay Kristo, okay, so ang sabi dito, in Isaiah 1:18, God's argument is offered to forgive His people. O, ayun. Daw po. Ganun ano ho? Yung sabi, kahit ang inyong kasalanan ay tila mapula, ay papuputiin ko na ano, na parang niebe sa madaling salita, ay nandun ang pagnanais ng Diyos na ano, na patawarin ang kanyang bayan sa kanilang pagkakasala, gaano man ito karimarim, o gaano man ito katindi, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Ito po, sa mga huling bahagi ng ating pag-aaral sa gabi nito, ang sabi po, how does God offer forgiveness serves as an argument for them to change their ways? Ha? Papaano daw ang iniaalok na kapatawaran sa kanyang bayan ay magsisilbing ano? Magsisilbing argumento o dahilan para ano? Para sila ay magbago ng ano po? Magbago ng kanilang mga landas o pamumuhay, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Bueno, basahin po natin, pinapakumpara po uli ang Isaiah 1:18, basahin natin ang Isaiah 44 verse 22. Ha, mga kapatid? Again, Isaiah 42, punta na natin, 44 verse 22. Ang sabi po ay ganito, Isaiah 44 verse 22, tapos punta tayo sa Isaiah 1:18. Ito po ang ating mababasa. Ang pagkakasala mo'y pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Ikaw ay manumbalik, tinubos na kita at pinalaya. Mga giloy kong kapatid kay Kristo, nang sabi dito, ang kasalanan mo'y ano? Pinawi ko na. Naglahong ulap ang katulad. Nakakita na po ba kayo? Of course, siguro lahat naman tayo nakakita na ng ulap. Ano? Kita po tayo ng ulap na forever. Wala. Ang ulap makikita mo nandyan. Tapos maya-maya, wala. So ganun inalin tulad ng Diyos alin? Ang kanyang pagpawi o pagpapatawad sa kasalanan ng kanyang mga anak o ng kanyang bayan. Pag sila po'y ano? Pag sila ay
magsisisi. At yun nga pong 1:18 na nabasa na rin natin, pero ulitin lang natin, ang sabi nga po ulit dito sa talatang 18 ay ganito, "Hali kayo at tayo'y magliwanagan," sabi ni Yahweh. "Gaano mang kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bula." So purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa mga talatang ito. Ha? Kanina sinabi, ano, parang ulap na papawiin. Ngayon ay ano? Ang kasalanan, patatawarin, babaguhin ang kalagayan magmula doon sa pula na simbolo ng kasalanan. Ngayon naman ay puti na simbolo ng kadalisayan. Sabi po sa pagpapaliwanag ng ating lesson, "Now we see the purpose of God's sharp words of warning against His people." Ngayon, alam daw po natin, bagamat mabibigat, nakita natin, opo, syempre, masasakit yung sinabi. Basahin niyo po yung mga binanggit ng ating Panginoon sa mga Hudyo, sa Hudeya, mga kapatid, di ba? Hindi na ako natutuwa sa inyong mga paghahandog, maging sa inyong mga kapestahan, pati sa inyong mga panalangin niyo, hindi ko na rin pinapansin. Bakit? Ang inyong mga kamay, ano, punong-puno ng dugo. Pero sa kabila ng lahat na matatapang, matatalim na pananalita ng Panginoon para sa kanila, mga kilig kong kapatid kay Kristo, nakita natin na kaya ganun katalim, ganun katindi ang mga pananalitang binitawan ng Panginoon sa kanyang bayan, ang kanyang pagnanais ay walang iba kundi alin, kundi ang sila'y magbago. Ha, mga kilig kong kapatid kay Kristo? Kaya nga, ang sabi po, "They are not to reject His people, but to bring them back to Him." Tanyo? Nabagay, nakaka-relate tayo bilang mga magulang. Ano ho? Hindi porke nagagalit tayo sa ating mga anak, ay ibig sabihin hindi na natin sila mahal at gusto na natin silang puksain. Manapa, normally, bilang mga magulang, ay kaya tayo nagagalit sa ating mga anak kasi alam natin na may ginagawa silang mali. Tama po ba, mga kapatid? At hindi porke may ginagawa silang mali, eh gusto na natin silang patayin. Ay, hindi naman, di po ba, mga kapatid ko kay Kristo, di ba? Kaya natin sila pinapagalitan, hindi para sila ipuksain, hindi para sila patayin, kundi baka sakali, eh, matuto. At purihin ang Panginoon kung sila'y ano po, kung sila'y magbabago. So kung tayo mga magulang, ganun ang ating ginagawa sa ating mga anak, eh, ngayon, mas naunawaan natin ang Panginoon, ha? Dito sa pangyaring ito. Hindi porke nagagalit ang Panginoon ay gusto niyang wasakin ang kanyang bayan. Kundi, ano lang po, gusto niyang sila'y ano? Matuto. Magising sa kanilang mga kalagayan para sila'y ano? Para sila'y magbago. Okay? At ang sabi dito, "His offer of forgiveness is the mighty argument supporting His appeal for the people to purify themselves morally." Tama po. Yung kanyang ano po, yung kanyang argumento na patatawarin ko kayo, gaano mang katindi ang inyong kasalanan, ay ano po ang sabi dito, ay isang napakalaking ano po, napakalaking argumento o pangangatwiran para sa Diyos na kaya kinakailangan kayo magbago dahil kahit gaano katindi ang mga kasamaan nyo, ay handa ko pa rin kayong patawarin. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Hindi po ba, mga kilig kong kapatid kay Kristo? Ay hindi naman po sa, punta lang po tayo dito sa ano, sa ating local insurgency na nangyari sa Pilipinas. Alam niyo po, meron tayo dito iba't ibang mga grupo rin na lumalaban sa gobyerno. Eh particular, wala po akong pakialam sa mga political agenda, no? Basta ito lang nangyari. Dito ngayon sa Pilipinas, mga kapatid, para ipakita ng gobyerno na handa nilang tanggapin ang ating mga kababayan na naging miyembro ng NPA, lalong-lalo na pwede, New People's Army, eh, pag sila'y bumaba at gusto na uling tumira sa normal na lipunan at mabuhay ng normal, na kagaya po ng ating ginagawa, ang gobyerno hindi lang sila binibigyan ng amnesty. Ha? Kalilimutan na kung anuman, lalong-lalo na kung ang kanila namang kaso'y political. Ha? Hindi naman yung criminal offense. Ha? Kung mga political offense ang nagawa nila, bababa sila, susurrender sila, pati yung kung may baril sila, mas may, kumbaga, mas malaking halaga ang tatanggapin nila sa gobyerno kung magkano yung halaga ng baril na ibinaba at isinuko nila, pati yon babayaran ng gobyerno, at bukod doon, meron pang ibang halaga na pantulong para sa kanilang pagbabago. So ginagawa po yan ng ano po? Ginagawa po yan ng ating gobyerno ngayon.
ha, dito po sa Pilipinas, lalo sa mga nasa abroad, baka hindi na kayo nakaka-relate. Ah, so yun po ang ginagawa ng ating gobyerno. So pinapatawad na sila, mga giligong kapatid kay Kristo, at binibigyan pa sila ng ano? Binibigyan pa sila ng puhunan para magpanibagong buhay. At kinakalimutan ang lahat ng ano po, kanilang naging kasalanan sa bansang Pilipinas. So dito nakikita natin, mga giligong kapatid kay Kristo, na pagkakataong ito na halos walang pinagkaiba yung sitwasyon, ano po, do higit naman talagang mapagpahinuno at mapagpatawad ang Panginoon. Pero at least merong ano po, merong pagkakahawig. Na ang Diyos ay, ito yung kanyang argumento. Ano pang hinihintay nyo? Parang Philippine government. Ano pang hinihintay nyo? Pag gumaba kayo, bibigyan na kayo ng pabuya, tutulungan pa kayo mga panibagong buhay, kakalimutan yung mga nagawa nyong offenses sa Republika ng Pilipinas. So, eto pa. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Ano pang hinihintay nyo? Hindi ko na aalalahanin yung mga nagawa nyong kasalanan ng nakaraan. Basta magsisilang kayo at magbagong buhay. Patatawarin ko kayo. Babaguhin ko ang inyong kalagayan. So, mga giling kong kapatid kay Kristo. Kaya nga sabi dito, here we see the seeds of new covenant prophesied in Jeremiah 31:31-34. Okay, basa na lang po natin yan, yung Jeremiah 31:31-34. That sabi, in which forgiveness is the basis of new heart relationship with God. Yan po, ando po, ang kapatawaran na magiging basihan ng pagkakaroon ng muling ano po, pakikipag-ugnayan. Saan? Sa Diyos. Sabi dito, we start off in the red, owing a debt we can never repay. Po, ate, sabagay, wala naman kasing ano po, wala talagang, sabi nga, lahat ng tayo nagkasala. Di po ba? At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, hindi talaga natin kayang bayaran ng sarili nating ano po, buhay eh, yung ating mga kasalanan, mga giloy kong kapatid kay Kristo. From the humble position of acknowledgement of our need for forgiveness, ang kailangan lang po natin ay magpakumbaba tayo. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. At maramdaman natin, makita talaga natin yung tinatawag na pangangailangan na tayo'y ano po, nangangailangan ng kapatawaran. Ha? Mga giloy kong kapatid kay Kristo. Yun ang dapat nating angkinin at makita sa ating sarili. Tayo makasalanan, kinakailangan natin ng ano po, ng kapatawaran mula sa ating Panginoon. Ha? At ang sabi dito sa pagtatapos, we are ready to accept everything God has to give. Ayun. Kapag atin pong noon, of course, yung bayan ng Diyos, kailangan talaga nilang malaman yung kanilang tunay na sitwasyon. Kaya nga, matatalim na pananalita ang sinasabi ng Panginoon sa kanila para ma-realize nila yung kanilang tunay na kalagayan. Ano po? So I hope and pray na tayo rin. Tayo rin. Eh talagang maramdaman natin na tayo ano po, na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. O, makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran sa mga nagawa nating pagkakasala. Una sa Panginoon, of course, at sa ating kapwa. At napag-aralan po natin kagabi, ano ho, yung ating mga direct offense sa ating kapwa ay pagkakasala rin natin sa Panginoon. O, kung ano yung trato natin sa ating kapwa, anong sabi ng Panginoon? Sa akin niyo yung ginawa. Ha, mga giligong kapatid kay Kristo. Kaya, mapakasalanan sa tao, mapakasalanan sa Diyos, eh talagang sa Diyos lang po tayo mananago. Ha, mga giligong kapatid kay Kristo. At the end of the day, sa Diyos tayo mananago. Kaya, I hope and pray na atin pong ano po, na atin pong ma-realize sa ating sarili, at alam ko naman, wala naman po siguro sa atin dito magmamalaki pa, na kayo at ako ay talagang tanggap nyo na tayo po ay makasalanan. Ha, mga giligong kapatid kay Kristo. Pero sa kabila niyan, ha, tayo pinaalalahanan. Ito po yung kalagayan natin, no? Kung magiging aware at magpapakumbaba lang po tayo sa atin pong tunay na kalagayan, ay hindi tayo mapapahamak, mga giligong kapatid. Hindi po tayo mapapahamak. Ang sabi po sa atin sa Roma 6:23, tandaan po natin ito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Eh mga kapatid, sino ba yung mga nagkasala? Ilan ba nagkasala? Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At ang sabi po sa Roma 3:23, lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O ayan, nakita po natin.
Ano daw ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. At sino ang nagkasala? Ilan? Ikaw at ako, lahat tayo ay makasalanan at nagkasala sa harap ng Panginoon. So therefore, ang atin dapat kahantungan, sigurado kamatayan. At hindi yung kamatayan lang natin dito sa lupa, kundi alam na natin, yung tinatawag na kapahamakan. O sa madaling salita, yung alam na nating impyerno, mga giligong kapatid kay Kristo. Doon dapat tayo. Again, sa Romans 6:23, ang sabi po rito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat tayo nagkasala, kaya doon dapat tayo mapunta. Okay, ngunit, sabi dito, pansinin niyo po, tinan niyo kung gaano ka mapagmahal ang ating Panginoon. Brother Berhel Oñate, baka sa'yo lang may problema, ha? Baka sa'yo lang may problema, tuloy-tuloy naman ako dito. Okay naman yung ano, okay naman yung ating internet. Ngunit, ang sabi dito, buhay na walang hanggan. Ngunit, sabi dito, buhay na walang hanggan, alin? Ang ibubunga ng mga sasampalataya. Kaya nga, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So, nakita po natin? I hope na tayo po ay bagay talagang very basic na malaman natin na tayo na po makasalanan. Okay? Oh, tama, Brother Berhel, sa inyo lang may problema po talaga. Oh, kasi dito sa ating studio, okay naman. Thank you so much na rin, ha? Thank you so much na rin sa pag-share ng ating program. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, Brother Berhel Oñate. So, yun po, again, mga giligong kapatid kay Kristo, yung ating pinag-aralan ngayon, simpleng-simple, ang dapat nating alalahanin. Oh, noon ay matatalim na salita ang inabot ng mga Hudyo sa Judean Kingdom, mga giligong kapatid kay Kristo, dahil sa gusto ng Diyos na ma-realize nila ang kanilang tunay na kalagayan. Hindi para sila ipuksain, kundi para sila po'y ano po, magkaroon ng tawag dito, pagnanais na ano, na magbago sa kanilang mga gawi o sa kanilang mga ginagawa. Ha, mga giligong kapatid kay Kristo. At again, handa ang Diyos na ano, patawarin sila gaano man kasama ang kanilang mga naging nagawa o kanilang kasalanan. At kung i-apply din naman natin sa ating mga buhay ngayon bilang mga mananampalataya, kung atin pong nararamdaman ang ating buhay ay masyadong napalayo, masyadong nakagawa ng mga bagay na alam nating hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So kung papaanong ang bayan ng Diyos noon ay kumbaga nag-breach ng kanilang agreement o ay sumira sa kanilang pakikipagtipan o kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon, wala naman sigurong magpapaka-ipokrito pa sa atin, natatanggapin na talagang lahat naman tayo ay nakagawa ng mga bagay na alam nating hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So ano lang pong dapat nating gawin? Kung ang anyaya ng Panginoon noon ay halikayo, mga tuwiran tayo. Bagamat, hindi na sinabing ano sa tingin nyo, nagkasala kayo o hindi. Hindi, dinerecho na ng Panginoon. Talagang guilty kayo. Ang kasalanan nyo, ano, tila mapula. Ha? Pula. Pero nang sayo ng Panginoon, papuputiin ko yan na parang niebe. So ngayon, wag na rin po tayong, ano po, wag na rin po tayong, kumbaga eh, mga tuwiran pa na, kumbaga eh, palusot.com. Tanggapin na lang po natin. Tanggapin na lang natin. Aminin na lang natin na tayo'y makasalanan na nangangailangan ng kapatawaran. At hindi lang kapatawaran, makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan mula sa ating Diyos na mapagpatawad, mapagpahinuhod, at higit sa lahat mula sa ating Diyos na sobrang mapagmahal. Panggilig kong kapatid kay Kristo, I hope and pray na na-realize natin na tayo makasalanan, pero higit sa lahat, sana mas ma-realize natin na meron tayong Diyos na lubhang mapagmahal at meron tayong Diyos na anytime, pero sana wag naman natin abusuhin. Ha? Mga kapatid, sana wag naman natin abusuhin porque alam natin. Hilingin din natin sa tulong ng kanyang biyaya na sana, bagamat nalaman natin ngayon na ang Diyos ay sobrang mapagmahal at mapagpatawad, ay hilingin din natin sa tulong ng kanyang biyaya na hari nawa
sa tulong din ng kanyang biyaya at kapangyarihan, sa mga susunod na panahon at pagkakataon, ang atin ang mga magagawa ay mga bagay na makapagbibigay kaluwalhatian para sa ating Panginoon. O ayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, I hope and pray na muli tayong nakaranas ng inspiration o tinatawag na kasiglahan at mga masisigasig na kaisipan patungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng ugnayan na maayos para sa ating Panginoon. And I hope and pray na tayo muling na-inspire sa ating nalaman sa mga sandaling ito. Again, ang Diyos ay mapagmahal sa lahat, ano po, mapagpatawad. Pero sana naman, huwag naman natin naabusuhin. Ano po, huwag naman natin naabusuhin. Ha, mga giloy kong kapatid kay Kristo. Pero ganun pa man, ulitin ko po, kung nararamdaman nyo na grabe ang kasalanan na nagawa nyo, huwag kayong mag-alinlangan, lumapit lang sa Panginoon, at handang-handa siya na kayo at ako ay patawarin, kalimutan ng lahat, basta sina-challenge din niya tayo na tayo ano po, magbago, lumakan ayon sa kanyang kalooban. O ayan, mga giliw kong kapatid kay Kristo, muli maraming salamat, at habang marami pa tayo, maraming salamat sa umabot po tayo kanina ng almost 120, ngayon po ay nasa 114, habang marami pa kayo mga kapatid, muli po akong makikiusap sa mga hindi pa nakapollow and like sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo, please follow and like our Facebook page. Malaking bagay po yan para malaman ng Facebook na mahalaga at may katuturan itong ating Facebook page, mga giliw kong kapatid kay Kristo. Ano ho? Again, please follow and like at pakishare ng ating ginagawang programa. At sa mga hindi pa rin po nakakaalam na tayo may YouTube channel, puntahan nyo po, YouTube channel natin ay ganun din Paglapit kay Kristo. Please, subscribe naman po. Sa mga hindi alam kung paano mag-subscribe, magpaturo kayo. Kasi ako rin ho, hindi ko alam. Okay po, magpaturo po kayo kung paano mag-subscribe sa YouTube. Pero kung hindi kayo makarelate sa YouTube, ala, basta dito po sa ating Facebook page, Paglapit kay Kristo, paki-follow. Madali lang naman po yata mag-follow at mag-likes. Ano po? At paki-share kung nais nyo. Okay, ngayon po, babawi po tayo ha. Babawi po tayo sa ating gagawing ano po. Shout out kasi kagabi, tayo po ay nagmadali dahil nga po matagal na rin tayong hindi nakakasama doon sa ating isa pang program, Paglapit kay Kristo. Ano po? Pag-aralan natin together with Brother Johnson Amican and Evangelist Cesar Dizon Jr. Kaya ngayon tayo babawi ng ating pag-shoutout. Tingnan ko po kung tayo ay pagbibigyan. Okay, ayan. So, sa mga aalis na o umalis na, maraming salamat. Sa mga mananatili hanggang sa ating prayer at sa ating extra, nako, lalong super thank you po sa inyo. Lalong sobrang thank you po sa inyong lahat. Tingnan po natin dito. Ay, namumuna si Sir Judith Palomaria. Thank you so much, Sir Judith, ha? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Keep safe, keep safe. Jimboy Chesan, oh, Brother Jimboy, Happy New Year. Opo, kapatid, sa'yo din, ha? Keep safe, Brother Jimboy. At of course, sa Australia naman, ang family ni Ate Joylene Balajay Milarpes at Kuya Norman. Ay, pare-parehas ng edad namin, pero nasanay lang talaga akong tumawag. For respect. Sister Joylene o Ate Joylene Balajay Milarpes at Brother Norman o Kuya Norman dyan po sa Melbourne, Australia, at sa buong family, maraming salamat po. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay, so ayan, masahin ko lang po habang ano rito. Sabi ni Brother Gerson, isa sa mga top pa natin, General. Amen, Brother Thompson, tumindig ang balahibo ko sa mensahe ng leksyon. Maraming salamat po, brother, at lalong-lalo sa ating Panginoon. Opo, talagang grabe, no? Basta, more than words can express ang atin pong nararamdaman para sa Panginoon ating pinaglilingkuran. Diba? Makin mo, grabe, no? Hindi ka lang patatawarin. Kalilimutan lahat. Pag di ka naman tinindigan ng balahibo. Ha? Oh, kaya, tama ka dyan, Brother Gerson General. Purihin ang Panginoon. So, again, speaking of Australia, kasi ito nga si family ni Ate Joylene Balajay Milarpes at Kuya Norman ay nandyan sa Australia, sa Melbourne, particularly ano po.
Batiin ko na lahat ng mga nanonood sa atin sa Australia. Nandiyan ang Tita Nonata Thompson, Tita Carmen Brown, Brother Abby Andales. Ang sino pa ba yung... I think kayo po yung nandiyan na nanonood sa Australia. Ano po? So maraming maraming salamat. Again, sa panguna ng Milartes family, Ate Joy din at Pia Norman, thank you so much. Sister Delma Belo Rosario, of course, isa sa ating nilang top fan, number, isa po sa number one sharer natin, Sister Delma Belo Rosario, dyan po sa Brisbane, Queensland, Australia. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Keep safe po, maraming nananalangin para sa inyo. Okay, so Mercy Canlas, magandang gabi rin po sa inyo. At Kuya Monching Canlas, magandang gabi rin po sa inyo. Dyan po sa Kampugo, Meba Isiha. Sister Cherry Bloom, good evening. All, God bless everyone, keep safe. Ganun din sa'yo, Sister Cherry Bloom. At ang aking tita, Auntie Grace na Agmalit, maraming maraming salamat po. Ha? Diyos mabalastabi, Auntie Grace na Agmalit. Sister Remy Salazar, magandang gabi, keep safe ka dyan. Nandiyan ka pa ba rin sa, saan nga ito? Sa Macau? Ingat po ha, Sister Remy Salazar. Ate Nida Manalang, magandang gabi rin po dyan sa inyo sa Natividad, Guagua, Pampanga. At pakibati na lang po sa lahat ng mga kapatira natin dyan, ha? Ate Nida Manalang. Si Brother Jaime Crisologo Senior ng Sapangpalay Church. Brother Jaime, maraming maraming salamat. Hinahangad ko na muling makabalik dyan sa inyong iglesia, ha? Maraming salamat. Sister Lilian Lazaro, oh, na nandyan din sa Sapangpalay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, Sister Annabel Matsumoto. Ayan, eto tayo ngayon. Japan ito, Sister Annabel. Pakisama ng aking pagbati kina Sister Christina Tinay Masi, Sister Teresa Tooyama, Sir M. Perez Yamano, ang aking kumaring Crisanta De Vera, Sister Herma Rimosora, Tita Emma at Tito Eli Balisteros at lahat mga Pilipino brethren natin dyan sa Tokyo. Isang malaking malakas na kundanwa doko arigato sa inyo dyan, ha? Salamat Sister Annabel Matsumoto. Punta tayo sa Chiba. Nandyan sila Sister She Villasis Ricanya, Sister Girly Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Sister Mamay Puruta, Jimenez Sisters, isang malakas na kundanwa doko arigato dyan sa inyo sa Chiba. Baba tayo ng Kikugawa at Kariya. Sa Kariya ang mga Nakano at sa Chiba, sa Kikugawa ang mga Tsushima at mga kapatiran nating mga Bisaya dyan. Isang malakas na kundanwa doko arigato sa inyo dyan sa Kariya at Kikugawa. Of course, mawawala bang Nagoya? Nandyan ang Tita Grace Takagi. Nandyan ang Sister Susan Wanderuman Garulakan. Mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Isang malakas na kundanwa doko arigato sa inyo dyan. O, ayan na. Wala na akong nakalimutan sa inyo, ha? Sa Annabelle, thank you so much. Faith Hope Love Rodriguez ay tugang. Salamat po, oh. Salamat po. Oho, ito naman, may namang problema. Bakit walang sound? Meron po. Baka kayo po ang ano, kayo po may problema yung cellphone nyo siguro. Kanina pa po, sana may nagreklamo, Sister Cecilia Bal. Ho, pakicheck po ng inyong cellphone, ha? Kasi sure na meron. Okay. So, sino pa? Brother Ralph Somoso, maraming maraming salamat. Sister Arlene Sarte Moreno, maraming maraming salamat din po. Okay. At ang pamilya ni Papa Gerald at Mama Mira Castillo dyan sa Villasis, Pangasinan. Batiin ko na rin ang kanilang dalawang anak na batang-bata pa nagpapagamit na sa Panginoon. Grant Maybrick at Gerald Jr., maraming maraming salamat sa inyo. Ha? So, again, Papa Gerald at Mama Mira, maraming salamat po. Ha? Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sino pa ito? Okay. Si Sister Joy Carpentero Galios, maraming maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Brother Jimmy Tuason, maraming maraming salamat po. At sino pa ito? Okay. So, dalawa tong Priscilla, no? Isang Priscilla Junio at isang... iisa pala. Dalawa po kasi tong Junio na ating kaklase. Okay. So si Tatay Ben Bermejo. Oy, Tatay Ben Bermejo. Oh, ito yung mga taga-Amerika naman babatiin ko. Tatay Ben Bermejo, dyan sa Arkansas. Sa New Hampshire naman, ang mag-asawang Dexter at Net Tamayo. Sa California naman, ang mag-asawang Bong Ikban at Sister Christine. Sa California pa rin, LA, kung di ako nagkakamali. Si Ma'am Shinene Alinsod Dichoso at si Papa Rick Dichoso. O, kumusta na kayo, ha? Hoping na talagang kampanting-kampanting na kayo dyan sa bagong bahay na nalipatan nyo. Oh, hoping na someday mapunta ako dyan, no?
Paparik. Mama o Mamshi Nene. Ha, dichoso. Maraming salamat. At of course, si Ate Pe at si Kuya Bert na ayaw nang ipabigay ang apelido. Ay, mamimigay na uli tayo bukas o. Ang konting regalo sa ating halos 100 kataong kapitbahay. Sponsored na naman ni Ate Pe at ni Kuya Bert. Oh, basta dyan sa California. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Batiin ko rin po dyan sa America, of course, sila Brother Mike Minda, Kuya Prox Hernandez. Okay? So, I hope na wala akong nakaligtaan. Maliban pa sa aking Tita Sonia at Uncle Aternares dyan po sa Miami, Florida. Okay? So, maraming salamat. Tatay Ben Bermejo at Nanay, maraming salamat. Si Sir Glory Camper ng Kawayan Isabela, magandang gabi rin po sa inyo. Jim Bet Jom Komiso Katunggal. Okay, pagpalang gabi, watching from Pangasinan, God bless the ministry, Brother Richard. Ganon din sa'yo, kapatid na Jim Bet Jom Komiso Katunggal. Si Ate Mila Babida Garcia, maraming salamat po. Si Sir Nim Pasubong, God bless you more. Brother Erwin Barnedo, nanunood sa Kalabanga, Camarines Sur. Diyos marahin na bang kitabi sa imutugan? Ha? Diyan sa Kalabanga. Abdul Rashid San Jose, Erwin Barnett, saan po kayo? Okay? So, Lori B. Giganto, good evening po at sa lahat ng kapatiran. God bless you more, si Sir Lori B. Giganto. At ang mag-asawang Grace Ann Bernardo, Samora at Tukayong Richard, maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Marison Lardisabal Rico Hermoso, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ganon din kay Brother Bebot Binyas. Jocelyn Lucis Pimentel, amen po sa pagpapalinaw ng lesson. Great help po. Purihin ng Panginoon si Sir Jocelyn Pimentel. Boying Alamag Rico Hermoso, nanonood sa San Juan, Batangas. Alaey, magandang gabi, brother. Ayun, mga kasamahan, kung di ako nagkakamali, mga kasamahan ito sa Three Angels Riders Club o Riders Community. So magandang gabi po, Brother Boying Rico Hermoso. Angels, always. Okay, number one. Maria Lourdes Tolentino, maraming salamat. Sister Maria Lia Renen, maraming salamat din po. Jaymar Lingkosanan, watching from Davao Occidental. Maayong gabi sa imuha diha, igsuon, amping kanunay. Sister Sara La Chica, magandang gabi rin po sa inyo. Sabi ni Brother, isama sa prayer. Ako gusto sana mag-missionary at mag-serve sa Panginoon hanggang sa pagdating niya. Ito natin ha. So, lang po. Ayan. Maraming salamat sa iyong prayer request, Brother Gerson General. Sister Rose Marilyn Raga, maraming salamat po. Edgar Niniel Bacos, maraming salamat din po sa inyong panunood. Brother Royce Prime, maraming salamat. At si Sister Edna Sigal, dyan po sa Israel. Laila Tub, Sister Edna Sigal, patuloy na kayong pagpalain ng Panginoon. Okay, Mary Jean Lanohan, advance happy new year everyone. God bless po sa lahat, Brother Richard. God bless sa inyong ministry, to God be the glory. Sa iyo din po si Sir Mary Jean Lanohan, patuloy kang pagpalain ng Panginoon. Clara Dambina Corpus, magandang gabi rin po sa inyo. Minda Maria Nolasco, maraming salamat, patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Penikite Da Optana Michi na nanonood sa Saudi, maraming salamat po sa inyo. At si Sister Lucy Junio, maraming salamat. At si Brother Rodel Magno Amansek, dyan po sa Baguio at sa buong family mo, Brother Rodel, maraming salamat. Cecilia Baal, Clara Espina na nanonood sa Sapang Palay, maraming salamat po. Brother Mar Aplaon, magandang gabi rin po sa inyo. Sister Eloisa Balino, mabutit masama gagawin ng kapwa ay sa Panginoon natin niya. Tama po. Sino pa ito? Merlin Dichosa, maraming salamat po sa inyo, kapatid na Merlin Dichosa. Itcho Saklute,
Maraming salamat, Sister Crisel Bakubak Albuna, Jessa May Monserete, maraming salamat po. Brother Japheth Victoriano, Brother Japheth, kumusta na kayo ha? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. O ayan po ang aking nakita dito. Tingnan po natin dito, baka Berlina Tijano, maraming salamat kapatid. Dario Magas, maraming salamat din po sa inyo. Joris Bacomo, Espanya, maraming salamat. Si Brother Icho, o brother ba, o sister? Salamat po sa pag-share. Ano po? Sister Dina Roque Malanta, maraming salamat po. At Sister Dina, sa inyong panunood, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Okay, sino pa ito? Marison Lardisabal. Okay, naan natin kanina. Pero maraming salamat. Sister Nimpa Subong, na ano ba natin? Maraming salamat, Sister Nimpa, sa pag-share ng program, ha? So, sino pa ito? Sino pa? Olympia Alcantara. Maraming salamat, kapatid na Olympia Alcantara. Minda Maria Nolasco. Sino pa? Wait lang po ha, at atin lang tinitingnan dito, baka ayan sila mga kapatid, para at least sana wala po ako eh. Jay Kangkang, tawag namin Kangkang sa mga close sa kanya. Jay Asoro Kangkang, kumusta na kayo dyan Jay? Kumusta sa lahat ha? Kumusta sa lahat? Basta si Kuya babawi pagka nag-normalize yung ating sitwasyon, pupunta talaga ako sa inyo dyan. Reynaldo Ray Alconga, watching live from Bacolod City. Maraming salamat brother Reynaldo Ray Alconga mula sa Seat of Smile, Bacolod City. Ano ho? Keep safe po kayo. Freddy Cuenca, ganda sa iyong programa, ganda siya mo, kapatid. Aldrin Panoncio Astrera, maraming salamat, kapatid. Patuloy ang pagpalain ng Panginoon. Ate Leia, of course, nanonood. Ate Leia, nanonood ang Kuya Benami. Kuya Benami, I love you, ha? Ingat po kayo dyan. Bati ko na rin sa inyong dalawang gwapong anak, si Bunok at si Denden. Okay, maraming salamat. And again, Sister Delma Baylor Rosario, say thank you so much for this lesson, Brother Richard. It's great enlightenment for me. It's very useful for me to do my very first Sabbath lesson this new year. The church elder asked me to... Oh, wait na. Ang sabi niya? Okay. Ba? Ano ito? For my very first teaching... Aba! Ikay magiging Sabbath school lesson teacher na. Oy, purihin ang Panginoon si Sir Delma Belo Rosario, ha? Maraming salamat, purihin ang Panginoon, ha? Tuloy lang, yan ang sinasabi natin. Tuloy lang tayo para sa Panginoon. Christian Jacob Silva Roldan, watching from Canada. Ay, brother Christian, maraming salamat. At si ate, ano po, Jobs de la Cruz, ano? Diyan din po sa Winnipeg. Ay, maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta sa ating, ano po, sa ating programa. Okay. Ni Gina Jean, nasaan po ba kayo nito, sister? Anyway, maraming salamat. So ngayon po ay tayo mananalangin at I hope na wala akong nalampasan. Okay, let us pray. Kaya galang-galang, kapuri-puri, pinakamakapangyarihan, Diyos na mapagpahinuhod, Diyos na mapagpatawad, higit sa lahat Diyos na lubhang mapagmahal. Maraming salamat po at kayo ang Diyos na aming nakilala o aming Panginoon. Ngayon po ay muli namin pinapasalamatan ang binigay na pagkakataon na kami sama-samang makapag-aral ng iyong banal salita. Tunay na kami po ay patuloy na nagkakaroon ng inspirasyon sa liwanag na aming natutunan sa mga sandaling ito. Na tunay na kung hindi nyo pinagtiyagaan ang inyong bayan mula noon hanggang ngayon at sa darating, tunay na napakarami ng mapapahamak o Panginoon. Subalit kayo ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng pagkakataon upang makapanumbalik ang iyong bayan
sa inyo sa kabila ng aming mga nagagawang pagkakasala. Kaya nga po, Panginoon nawa, magmula ngayon, may pakanaisin namin sa kabila ng aming kahinaan sa tulong na imbiyaya, patuloy niyo kaming gamitin maging mabisang ilawan at asin ng sanlibutang ito upang magamit niyo kaming tagapagdala ng mga napakahalagang kaluluwa sa iyong banal na panan. Idinadalayan ko rin po ang lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman na may inyong pagalingin. Ang mga kapatid na nangangailangan ng mga material pangangailangan, Panginoon, sa kabila ng kahirapan ng sanlibutan ngayon, patuloy niyo po silang sapatan. Napanalayan ko po ang inyong mga anak na patuloy na tumutuwang sa ministeryo at pangangailangan ng inyong anak. Ngayon, Panginoon, patuloy niyo silang balikan ng pagpapala ng siksikliglig at umaapaw upang patuloy pa rin nilang maisagawa ang kanilang pagnanais na makatulong sa iyong gawain. Panginoon, akin din po yung dinadalangin bukod-tangi ang kahilingan ni Brother Gerson General. Nagnanais siyang maging misyonaryo. Panginoon, napakaganda niya yung, ng kanyang panukala. Naway samahan niyo po siya sa kanyang pagpapanukala na kayo mapaglingkuran hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. At narito, muli ko pong pinapasalamatan, Panginoon, sa maliit na kaparaanan na ginagamit yung programang ito upang makapagbigay inspirasyon sa aking mga kapatid sa mga dako ng mundo na naaabot ng palatuntunang ito. Mga nagsishare ng program, may patuloy niyo pong pagpalain. Ilayo po sila sa anumang kapahamakan, maging ang mga hindi nagsishare, sa nanonood, at taimtim na inuunawa, at may pagnanais na hindi lang maunawaan ang aming pinag-aaralan, kundi sa tulong na inyong biyaya, may pagnanais na isagawa ang mga liwanag at mga bagay na nais niyong aming maisagawa sa tulong ng iyong biyaya. Muli, Panginoon, maraming salamat na may patuloy naming maranasan ang inyong pamamatnubay. Maraming salamat po sa pagdinig sa indalangin. Hiniling ko pong lahat alang-alang sa pangalan ng Epeso Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan! Manggiling ko ang kapatid kay Kristo. Maraming salamat po at titingnan tayo. Nako, mga kapatid. May ano na naman dito nakapasok. Magpapaalam tayo sa... Handa ka bang haharap sa Diyos? Aroganting demonyo kayo. Ano ibig sabihin ito? Endahan ninyo ang mga tanong sa kabalbalan ninyo sa sangkatauhan. Kung sino man itong aroganting pumasok na to. Ay, Ginoboo! Ah, may program kami pag-aralan natin. Doon sa ano. Tingnan mo ha yung pag-aralan natin. Kung gusto mo ng debate, huwag dito. Ha? Alam naman yung mga kapatid na nakapanood sa akin. Kung gusto mo ng maginoong usapan, punta ka doon. Ha? O kaya, tawagan mo ako pagkatapos nitong program. Kung gusto mo ng usapan, ha? Wag yung nagpapasiklab ka ng mga comment mo rito. Hindi ako tinatayo ng balahibo sa mga ganyang comment nyo. Hmm? Gusto nyo ng usapang matino? Pwede tayo. Matino, ha? Hindi usapang demonyo. Okay, number ko. O kaya mag-iwan ka dyan at tatawagan kita pagkatapos ng program, ha? Mag-iwan ka ng number mo rito, Ginoboo. O kaya ako tawagan mo. Dahan-dahanin ko. 0936-194-5827 kung nandito ka sa Pilipinas. Kung wala naman, mag-message request ka, titingnan ko, mag-message request ka sa messenger at i-accept ko at tatawagan kita sa ang lupalop ka man ng mundo. Ibig sabihin, nakapag-message ka, may signal ka. Ha, Ginoboo, ha? Again, tawag ka. 0936-194-5827. Tawagan mo ako. O kung nasa ibang bansa ka, ulitin ko, mag-message request ka sa messenger ko, i-accept ko, at ako tatawag sa'yo. Huwag mo akong... Huwag mo akong ginugulat-gulat sa ganyang mga ano mo. Ah, hindi na po ako totoy sa mga ganyang ano. Hindi na po totoy. Hindi naman sa pagyayabang. Alam naman ng mga kapatid na nanonood dyan. Hindi na ako totoy sa mga ganyang usapan, kaya huwag mo akong tinatakot. Kung handa ka makipag-usap ng mga Ginoo, huwag usapang demonyo, haharapin kita. Ha?
O, Ginoo, tawag na. O kaya, message request ka. Hihintayin ko, ha? Hintayin ko. O. O, ayan. So, mga giling ko, kapatid kay Kristo, pinagbigyan lang natin itong pumasok na masyado. Ano na? Akala eh. Tatay Benbere, ano yan? Duwag yan, o. Kung hindi duwag yan, tatawag yan. Okay, magme-message, ha? Gina Buo, ha? Ano nga ulit? Anong pangalan mo ulit? Pangalan mo ulit? Gina. Gina Buo. Ay, babae ka nga ba talaga? Sige, tawag ka. Oh, Gina Buo, ha? Okay. So ngayon, magiling ko kapatid kay Kristo. Muli, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo sa pananampalatayang Seventh-day Adventist Church na ako'y proud na member ng iglesyang ito. Sana kayo'y proud din. Kung lulubi ng Panginoon, aking pong pinapanukala na hanggang sa huling hilingan ng aking buhay, ay masaya ko pong ipaglilingkod ang aking gagawing paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito. Oh, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana kayo din po, maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay hanggang sa huling hininga ng ating buhay, tayo po'y malugod na maglilingkod, magtatapat, mananatili, at magtitiis para sa ating Panginoon. Ha? Mga giling kong kapatid kay Kristo. O ayan, batiin ko lang po sa Australia pala, nandyan din ang aking kababayan, tugang na Abby Andales. So, maraming salamat, Brother Abby Andales, ha? Diyos mabalos tabi, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At muli, tayo po'y magpapaalam na, pero hindi pwedeng mag-iwahiwalay tayo hanggat di ko nasasabi ito. Palagi niyo pong tatandaan, ha? Na mahal ko kayo, pero mas higit po ninyong tatandaan, kasama na ako, na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, sa mga dito pa, paalala lang po uli, kung di pa po kayo nakaka-follow at like sa ating Facebook page Paglapit kay Kristo, pa-follow and likes po, at sa YouTube channel natin, pa-subscribe naman po kung hindi pa, at hindi pa man, inaanyayahan ko po kayo na muling samahan ako, oh, bukas ng gabi, ha, lulubi ng Panginoon para muli natin pagpatuloy mga nalalabing leksyon ng ating pong first tweet, Sabbath School Lesson for the year 2021 sa ating pong first quarter. Ano, ho? At Gina Buo, ha? Ulitin ko, Gina Buo. O Gina Buo, ha? 0936-194-5827, tawag ka. O kaya kung nasa ibang bansa ka, paki-message, mag-message ka sa messenger ko, i-accept ko at ako ang tatawag sa'yo. Ha? Kung gusto mo nang matinong usapan. Hindi usapang demonyo, ha? Matino at makadiyos na usapan. O ayan, mga giling kong kapatid kay Kristo muli, maraming salamat. Hoping and praying na bukas po ng gabi, muli tayong magsasama-sama para patuloy nating pag-aralan ang mga liwanag na nais ng Diyos na ating matuklasan. Bye-bye for now, mga kapatid! Love you! God bless!